Baby Bites! Welcome back to my YouTube channel! This is Gia Bites, the twinkle in your sky! Well, as you can see, I'm on my ice cream mode! This content, Baby Bites, gagawa tayo ng makeup na dedicated doon sa nirelease na song ng Blackpink at saka ni Selena Gomez. Yay! Okay, a little disclaimer guys, hindi ako super K-pop fan. Actually, after ng 2NE1, wala na akong alam. Pasulpot-sulpot na lang kung anong magustuhan ko, kung ano yung mabetan mo, ganyan. Of course, alam naman natin lahat ang Blackpink. Kaya lang, itong nakaraan, nung nabalitaan natin na magkakaroon ng collaboration sa Selena at saka ang Blackpink, parang nag-isip ako, parang sabi ko si Selena, madalas kasi ano si Selena, parang sexy-sexy yung ano yung arrive ni Selena, di ba, sa mga kanta niya. And then ngayon, parang sad ko, magko-collab sila ng Blackpink, mga K-popers, mga cute-cute yun eh, ganyan eh. So parang, in short, hindi ako agad-agad naging believer ng collab nila. But, 2 days ago, narinig ko si Tina yung meron pinapakinggan. Ice cream, nyan-nyan-nyan-nyan, ganyan. So, tinignan ko, oh my God, I'm in love. Sobrang ganda ng kanta, nakakatuwa. Hindi siya usually yung mga tipong nagugustuhan ko kasi more on the lyric side ako ng kanta kapag nai-inlove ako. Kaya nga gustong-gusto ko si Alicia Keys at si Taylor. Kasi ayun, gaganda nga yung mga lyrics ng kanta nila. Pero ito, sobrang ang ganda, ang light lang. Tapos, ang ganda nung rhythm, nung melody, ganyan. Natuwa ako, ganyan. Kaya, naisip kong gumawa ng ice cream look. Well, Baby Bites, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Kung gusto nyo malaman how I came up with this look, just keep on watching! Anyway, guys, baka hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, if you want to be a part of the Bites Sorority Club, click the subscribe button and hit the all notification bell para like kayong updated sa mga bagong videos natin. Let's jump on the video! Alright! Mag-start tayo. Tulad ng nakasanayan, naglagay ako ng foundation muna kasi kahit anong klaseng makeup ang gawin mo, maganda pa rin yung may base ka, di ba? So, ayan. Gamit ko ang Buff Beige Full Coverage ng iMagic. Mag-trace tayo ng comb. You heard it right. Nabili ko sa 7-Eleven kahapon. Nakailan akong dinaanan. Wala talaga. Wala silang cone. Okay. Tingnan natin. Ayan. So, Baby Bites, dahil na-realize ko na sobrang hirap pala talagang magsalita habang ginagawa to. So, i-record na lang natin yung mga kuda ko, no? So, dito, unang step talaga ay dinikit yung cone sa noo ko gamit ng glue at saka ng cotton. Cotton yung nakikita niyo dyan. Tinulungan ako ni Minay. Dikit yan. Pero hindi ko na naipakita kasi ayaw magpakita ni Tinay. Dahil nga, bagong bunot ang kanyang wisdom tooth dyan. So, namamaga ang kanyang fez. Anyway, ayan. Dahil gusto ko yung blue, itry yung blue. Kasi, na-realize ko palagi na lang akong madalas akong mag-pink. So, try natin yung blue. Ginamit ko siya, kinulayan ko rin yung cotton. Gamit ko dyan ay yung face paint na Cheek Doll. Ayan. So, meron yung dark na blue, pero ito ay ibang shade naman ng blue. Okay, so naggawa lang ako ng parang splash effect or dripping effect doon sa aking forehead. Medyo nahirapan ako. Ilang beses akong umulit sa part na to, Baby Bites. Kasi, nung una, nagdadalawang isip ako kung sasama ko ba yung part ng kilay. Dahil nga, alam nyo na, kailangan din makeup pa ng kilay eh. So, para mag-stand out yung blue, at saka para magkaroon ng magandang contrast, ginamitin natin ang universal color. Ang white, okay? So, ilagay natin siya ng white.
para mas tumingkad siya at saka para magkaroon ng dimension. Hindi lang basta blue. Alright? So, sundan lang natin yung mga edge ng ano, ng unang color na ilagay ko. Madali lang naman siya, kaya lang careful lang ako kapag nagme-mix yung, syempre hindi sinasadya, nagme-mix yung ano, yung blue tsaka yung white. So nag-iiba yung kanyang kulay kapag binrush mo sa iba. So careful lang. Ayan. Dahil di pa ako nakontento, naglagay pa ako ng mas ibang ano, mas malalaking dripping effect pa. Okay. Habang ginagawa ko yan, minsan napapaisip ako, bang mukhang coral reef yung ginagawa ko. Pero hindi naman, medyo okay naman siya tignan. No, nag-feel din ako, kailangan din mag-feel, no? Alam nyo, pinaka magamit na kulay ang puti. Mauuna na yata itong maubos eh, sa mga ginagamit ko. Pero okay lang, maganda naman siya. So, i-feel lang natin yung mga gap doon sa kabilang ano, kabilang line o dun sa kabilang shape. Ganyan. Hindi talaga pantay yung drip sa magkabila ang mukha ko. Hindi ko sinasadya, pero hindi talaga ako magaling sa ano, symmetry. Kaya, ano ka lang, hinahayaan ko na lang na hindi sila pantay. So, habang ginagawa ko yan, nag-iisip-isip ako kung ano yung susunod kong gagawin. Kasi hindi talaga naka-layout sa isip ko kung ano yung mangyayari sa mukha ko. So, spontaneous lang si bakla. Tuloy-tuloy lang. Yan, nahirapan din ako dyan sa part na yan. Kasi alam ko, maglalagay pa ako ng ibang makeup dyan. Ayan, oo. So, nagdadalawang isip ako na kung lalagyan ko ba siya ng puti or not. Ganyan. Pero ayan na, nilagyan ko pa din siya. Kasi parang ang gusto ko sanang effect dyan, dripping, tapos ayoko naman magmukhang ano, Dalmatian, diba? So, yan, lagay-lagay lang dyan. Next ang gagawin natin, pinag-mix ko lang yung white at saka yung blue. Mix lang, tapos ilagay mo lang siya dun sa edge para magkaroon siya ng ibang touch. Okay, magkaroon ng ibang touch ng blue. So, hindi siya pwedeng madaliin. Kailangan, i-enjoy mo lang yung bawat stroke. Okay? Kasi nakaka-enjoy naman talaga siyang gawin. Next, kuha tayo nung shade ng pink. Yun yung ipanghikilay natin. Dahil nga may una nang nakalagay doon, medyo hindi siya masyadong tumingkad. Ayan o. Kaya naisip ko, lagyan ko na lang ng glitter or glitters yung pink na kilay. Kasi gusto kong mas mag-stand out yung kilay. Kasi nga, syempre, hindi naman siya mukhang ano, maganda kung walang kilay, di ba? So, maglagay tayo ng foundation nilang primer doon sa eyelid natin. Kasi, para mag-pop out yung ano, para mag-pop yung ating eyeshadow. Okay? Gamit ang bright pink. Bright pink yan ah. Yan yung ilagay natin sa ating outer crease. Ayan. Diyan. Tapos dun sa inner one, maglagay tayo ng dilaw. Maganda talaga yung combination. Very candy ang combination ng yellow and pink. Actually, ito yung part na talaga na-enjoy ko aside dun sa lips. Kasi ano eh, dito nagkaroon ng mukha yung gagawin ko. Bukod dun sa blue, maganda yung ano combination nila. So, syempre, parang gusto ko pang maglagay dun sa kabila ng contrasting color. Ayan, naglagay ako ng dilaw. Dinagdagan natin yung shade ng dilaw kasi maganda pala. Diba? Para magtingkad lalo yung dilaw, pinatungan ko siya ng white. Okay? Para tumingkad-tingkad siya. So, i-blend mo lang. Ganyan. Dapat pala medyo makapal na brush yung ginamit ko, no? Tamad na ako magpalit ng brush. Okay, dun sa edges ng ating puti, ayan, maglagay tayo ng mga ano, shadow na brown. Like, dapat talagang dark yung pagkakashade mo sa brown. Ayan, para magkaroon ng ano, syempre, dimension is life. Ganun din ang gawin natin sa kabilang side ng ating face. Okay? Tapos, yan na, magbonggang-bonggang
liner tayo gamit ang dark blue. Dark blue yan ha, pero patong lang yan, baby bites, kasi hindi yan yung first option ko. There you go. Diba? So, powder tayo. Kasi medyo oily na yung unicorn natin dyan. yung mukha ko medyo oily na dyan. Tapos pinatungan ko na lang ng foundation. Para mas maging makinis siya. Kasi hindi na siya kaaya-ayang tignan. Alam naman natin lahat na ang oiliness is next to fried chicken. Okay, so lagyan natin ng foundation. Tapos i-ano na natin siya. Gamit ang ating blender. So, ipantay na natin siya. Diba? Sobrang messy pala ng tutorial na to, no? Pero okay lang. Enjoy naman ako. Kung paano ko in-enjoy yung kanta, diba? In-enjoy ko din to. So, ito na nga. Shade number 4 ng Sassy Lady ang lipstick natin dito, ha? Tapos, kunyari, lagay tayo ng tululaway. Ayan. Tulo yung ano. Siyempre, dapat nagme-melt din ang ating lips since ice cream tayo today. So, maglagay tayo ng red liner. Okay. Alam nyo na kung para saan ang mga line-line, ha? Hindi ko na uulitin. Alright! Siyempre, ito ang ating additional trick. Maglagay tayo ng highlight gamit ang puting face paint. Face paint yan. Okay, ito i-blend lang natin. So, na natin ilagyan ng sprinkles. Sprinkles yan, ha? Wala akong pambili nung nung totoong candy. So, drawing na lang tayo ng ganyan. Red and white. Ito yung suot. Kulay ito ng isa sa mga suot ni Selena doon sa music video na bet ko. So, ilagay na lang natin dito. Ganyan. Dahil mas masarap ang ice cream kung may ganito. Sprinkles. Ada po. Tapos, ito, baby bites. Drawing lang tayo ng parang, hindi ko alam kung waffle ito o apa. Basta parang maganda lang siyang ilagay dyan. Pero ang gulo nga ng pagkakadrawing ko, tingin nyo naman, hindi pantay-pantay, diba? So, gamit tayo ng dark na shadow. Pati yung white na face paint. Kasi hindi kaya ng white na eyeshadow eh. So, white na face paint lang. Mag-draw tayo ng mga criss-cross, ganyan. So, malapit na tayong matapos, baby bites. Ito na yung last step natin bago tayo maglagay ng false eyelashes. In 3, 2, 1, and... Sobrang medyo tumagal tayo doon. Ito na ang ating final look. Nagdagdag lang ako ng false eye. Ano? Medyo hindi nga pantay yung false eye ko. Pero kebs na. You know, yung false eye natin mukhang natutunaw din. ang pinakamahirap siguro sa look na ito ko ay yung cone. Kung paano siya ididikit. Kasi wala naman tayong liquid latex, di ba? So, ayan. Alam nyo kung paano ko siya dinikit. Inipit ko siya sa loob ng wig. Doon ko siya dinikit. Kaya siya dumikit. Okay. Pero kung hindi dahil sa wig, wala, hindi siya didikit. Pangalawa na challenging, lahat. yung kilay. Kasi ilang beses akong umulit, baby bites. Kasi hindi talaga yan yung, nag-explore ako dun sa paglagay ng drip. Yan yung drip effect. Tapos yung kilay, ayan. Medyo nahirapan ako kasi nga meron na siyang dripping effect. Nakapatong sa kilay. So, sabi ko parang hindi yung mga yung effect. Sana nagustuhan nyo to. Oh, diba? So, if you like this video, just leave a comment below. I'll see you again next time, baby. Bye! Bye!